kabukid. Kumusta po kayo? Ngayon nga po pala, ang pag-uusapan po natin ay ang pagpupunla ng basil mula sa buto. Makikita nyo po dito, ito po yung mother plant ng basil namin na tinanim namin galing din sa buto dati, yung nabibiling mga nakapakete na buto. So medyo po nung nagkaroon po ng quarantine, medyo napabayaan natin siya. Ang balak nga po sana natin ay huwag siyang mamulaklak, ano? Kaya lang medyo naging busy din po tayo ng panahon na yun. So yan po, inabot po siya ng pamumulaklak. So wala naman pong problema. Ang gagawin na lamang po natin ay kukuha po tayo ngayon ng buto mula sa bulaklak na to. Tapos magtatanim po tayo ng panibagong punla, ano? So papakita ko po kung paano i-harvest ang buto galing sa mga bulaklak na to. Tapos sa ililipat po natin siya mamaya sa ating lalagyan. So sa pag-harvest po ng buto, sa flowers po, madali lang naman po, no? Yung pag-harvest ng flowers ng basil. So ang ginagawa ko po dyan, hinihila ko lang siya dito mula sa base pataas. So yan po, makikita nyo, nakakuha na tayo. Yung ma-brown-brown po, yan. Yung brown na nga po mismo. Meron na po yung seed sa loob. So ito po mga kabukid, marami na po ito, no? Makita nyo, marami na po yan. Pag kinuhaan po natin, nag-average yung isang bulaklak niyan, mga 4-5 buto po. Minsan 6 pa. So ang gagawin po natin, babalatan po natin yan. Kukulak natin yung seeds. Papakita ko sa inyo, lalagyan natin sa isang lalagyan. Tapos mamaya ipupunlahan natin siya. So ito na po, no? Ani na po tayo ng mga basil flowers. So papakita ko po sa inyo kung paano i-harvest yung seeds niya. So ito po yung isa sa mga bulaklak niya, no? Tingnan niyo. Ayan, kita ba? Ito po. So bubuksan natin siya. Nakikita niyo po ba yan? Ito po yung maliit na buto niya, itim. Ayan, oh. Maliit lang siya, parang buto lang siya ng mustasa. Ayan. So mga ilam din po, ayan, oh. 4 ang nakuha natin sa isang bulaklak. Kuha pa tayo sa iba pa. Medyo matagal din po kung ganito natin siya kukunin, no? Parang ginawa ko no isang beses dahil natagalan na ako. Inano ko na siya, yung parang ni-roll ko na siya diyan sa ibabaw ng mesa hanggang sa umiwalay na lang siya. Pero pwede din po yung ganito dahil hindi naman tayo nagpo-produce ng maraming buto para ibenta, kundi magpupunla lang naman tayo ulit, no? Trial lang naman po itong ginagawa natin kasi minsan mas maganda nga bumili na kayo ng seeds na nakapakete na, dahil yun, itatanim nyo na lang. Saka sigurado kayo siya. Ito, magandang klase din po ito, itong tinanim namin na to. So yun po, no, tinanim. Mga ilan pa lang yan, marami ng seeds yan. So
kung lalahatin nyo to, marami-rami rin po kayong maitatanim. At nung nakita nyo naman, nung pinitas ko siya dun sa halaman, konti lang naman yung kinuha ko, ang dami pa pong bulaklak dun. At isang mother plant pa lang po yun, marami pa po kaming mother plant ng basil doon sa loob ng ating greenhouse. Ayan po, ito, maskita siguro to. Ayan, maskita po ba yan yung... Yan po ay tsura ng buto. Ito, apat ang buto niya. So, yun po. Kukunin lang natin yan. Tapos maya-maya, pupunla na natin siya. Papakita ko sa inyo kung saan tayo pwedeng magpunla nito. Yan po. O, sige. At kukuha lang po ako ng ilang buto dito. At papakita ko po sa inyo mamaya. So ito po yung ilang na-harvest nating seeds, no? Hindi pa po lahat yan. Medyo sabi ko, nakakuha na ako ng enough. So ito na lang po muna siguro yung gagamitin natin sa pagpupunla. So papakita ko po sa inyo susunod kung saan kayo pwedeng makapagpunla. Tulad ng karaniwan po kasi na ginagamit ngayon ay yung seedling tray. Pero kung wala po kayong seedling tray, eh pwede naman po kayong gumamit ng plastic bottles na soft drinks na pinag-inuman nyo. Sa case po na to, meron po tayong nakita dito na 2 liters na plastic bottle na soda. So papakita ko po sa inyo kung paano nyo pwede yung gamitin na punlaan. So katulad po na nasabi ko kanina, ito po ang gagamitin nating punlaan natin, yung recycled na plastic bottle na 2 liters. Tapos gagamit din po tayo ng cutter, pliers, pako, kandila. Tsaka yung pansin din po natin ng kandila. No? So papakita ko po sa inyo kung paano nyo pwede itong gawing punlaan. So ito po yung plastic bottle at ito po ang ating cutter. Mag-ingat po kayo, baka sa paggamit ito baka po masugatan kayo. So ito po, makita nyo po sa plastic bottle usually meron naman siyang parang pinaka-seam niya, yung dugtungan niya, ito. So, yan na po yung ginagamit kong guide. Ang gagawin po kasi natin ngayon, una, ang balak po natin, magkaroon ng parang greenhouse effect tong bote na to sa lupa na ilalagay natin sa loob at sa punla din na ilalagay natin sa loob. So, ang gagawin ko po, ihiwaan ko to pa ganun, tsaka pa ganito, para kaya natin siyang i-open, tsaka ibalik ulit yung na hiwa natin. Ganito po. So, ingat lang po. May medyo lumampas siya pero okay lang naman. Wala namang, hindi naman niya kailangan maging perfecto. So, yun po. So usually mga, siguro po mga 1/3 po yung inaabot niya. So ayan, so, tingnan nyo, hindi pa, konti pa. So ito po makita nyo, ayan, nabubuksan siya. Diba? So gagawin natin, lalagyan natin yung lupa dyan. At the same time, pag nakapagpunlaan na dyan, kaya natin siya isara ulit para magkaroon siya ng parang greenhouse effect yung loob niya. Medyo magiging mamaintain niya yung temperature sa loob at the same time magiging mamaintain niya yung moisture sa loob kasi hindi siya open talaga. So sa ilalim naman po niyan dito ay bubutasan natin. Yun po yung gamit ng pako tsaka ng kandila. So yung kandila po kasi paiinitin natin yung pako tapos itutos ko lang siya para madali. Pwede din naman po walang apoy, kung kaya din naman siyang tusukin dyan, kung anong pwede niya ipantusok, para magkaroon lang ng butas, para drainage po, nung kapag ka dinidiligan natin siya, no? So, para hindi po maging stagnant yung tubig dun sa loob. So, yan po, papaito sa inyo yung pagbutas. So, yan po, ito po, painitan po natin yung pako.
Then ipambubutas po natin sa doon. Hindi pa pala. Pwede din naman po yung putasin niyo lang siya ng normal na ano. Mas madali nga yun kaysa ganito, kulang lang siya sa init talaga. Ah, mas mabilis pala ito. Kulang lang talaga sa init kanina nang ginamit ko siya. So, eh, wala naman pong specific na ano, basta butasin niyo lang siya. Sa tingin niyo na madedrain ng tama yung lupa na ilalagay nyo na sa loob, enough na po yung butas na yun. Para lang naman wag lang talagang maging stagnant yung tubig sa loob. Kasi karaniwan po, yun ang pinagmumula ng pagkabulok nung ugat, nung tanim natin. No? Kaya lang, ang ano nga, habang punla pa lang siya, kailangan siguraduhin natin maganda yung magiging punla natin para yung talagang tanim natin ay hindi po ma-compromise yung quality, kasi sayang naman yung effort natin kung sa simula pa lang punla pa lang siya eh medyo pangit na. So aalagaan nyo pa po yan, didilig kayo. Mas sa totoo po, napakadaling magpunla, ang mahirap yung mag-alaga ng tanim at yung ma-maintain po ninyo na maganda yung ano, yung quality ng tanim ninyo. So pag pupunla po, medyo madali yan eh, pero yung ma-make sure na maganda yung quality ng ating tanim, yun po yung ano talaga, yun ang primary concern natin. Maalagaan nating mabuti yung mga tanim. So isang step nga po doon eh, i-make sure natin yung punla pa lang ay magandang klase na. So either kung kayo mismo magpupunla o bibili kayo ng punla, kung bibili man kayo ng punla, doon po sa talagang mapagkakatiwalaan nating maganda yung quality ng punla nila. Or kung kayo naman ang magpupunla, magsisimula naman po tayo doon sa magandang quality ng buto na pupunla natin. So sa case po nitong basil natin, sigurado po tayo na yung pinagmulan po nito ay magandang quality. So yun po. Ngayon, susubukan natin kung yung magiging buto ba niya, yung tutubo ay maganda din. So sa ano naman po, nang sa tapalagay ko naman sa basil eh, okay lang siya kasi wala naman tayong hinahabol na bunga sa basil, kundi ang inahabol po natin eh maganda yung quality ng dahon na makukuha natin sa basil natin. So sa palagay ko po, wala po tayong na kompromiso dun sa aspeto na yun na kumuha tayo ng buto galing sa ating mother plant. Malalaman po natin, i-update ko din kayo sa mga susunod na mangyayari dito sa ipupunla natin na to. So, ang ano po eh, kung para po masubaybayan niyo yung mga susunod pang videos namin, ay mag-subscribe po kayo dito sa aming channel. Maraming salamat po. So, yan po. Palagi ko po, okay na tong butas na to. Ang gagawin po natin susunod, lalagyan po natin siya ng hugasan ko muna po siya, tapos lalagyan natin siya ng ano, ng lupa na pagpupunlaan. So yun po mga kabukid, nalagyan na natin siya ng lupa. So lalagyan na po natin tong mga buto natin, ang basil. Normally ni-spread ko lang naman po yan So ibuka po natin to ano. So, ni-sprinkle ko lang siya.
Rental nyo lang siya dun. Marami nga po yan para dyan sa ano. Normally kung gusto nyo konti lang para kung tumubo siya, medyo mas madali nyo siyang ano, makuha at ma-transplant. So yan po no. So gagawin po natin yan. Didiligan at tatakpan lang po natin ulit. Ayan. Balik lang po natin to. Yan po. At mamaintain na po niyan yung moisture. Then sa mga unang araw po, no, mga usually mga 1 week, ano, sisibol na talaga siya, or before pa po doon, minsan mga 4 days lang sumisibol na siya. So yun, ilagay nyo lang po siya sa medyo maano pa, yung malilim pa, kasi bata pa siya, hindi pa niya kakayanin. So ipapakita ko po sa inyo, kasi gumawa na rin naman ako last week nito, no. So ito po yung mga punla na nagawa natin last week, ano, na ginawa natin noon. So nagsisibol na po siya. Ayun, makita niyo po 'yun, no, napakarami ng basil. So yan po yung galing sa buto na tinanggal, yung tinanggal natin sa bulaklak. Meron din naman po ginawa ko, experimental lang. Ano kaya kung wag tanggalin sa pinaka bulaklak niya, itanim ng diretso. Ito naman po 'yun. Ayun. Diretso po 'yan. Galing po sa bulaklak. Yung bulaklak po diretso ko nang itinanim. Kaya lang mapapansin niyo, hindi siya ganoon karami, ano, kasi siguro iba 'yan na medyo na ano pa siya, na natatrap siya doon sa pinaka bulaklak niya. So medyo natatagalan yung pag sprout niya. So mas rekomendado pa rin po talaga na itanim siya nang tinanggal sa bulaklak niya. Pero kung gusto niyo rin po i-try, pwede rin. Diretsong bulaklak na siya. Dadami din pala siya. Hindi lang siya ganun. Kumbaga yung pinaka, ano po niya eh. Hindi mataas yung germination rate niya. Kasi nga, yung iba siguro na harangan ng pinaka flower niya, hindi parang naging sapal. Hindi siya makalabas doon. Ano? Ito, makita niyo iba. Yan. Hindi siya makalabas. So, yun po. Napakadali lang po magtanim ng basil. So ito pong nagawa natin last week, mga ilang bibilang na lang po tayo dito ng mga ilang araw pa, ililipat na po natin to sa pinaka medyo individual na container para doon na po siya lumaki, no. So ang balak po natin eh, hangga't maaari, ma-maintain natin itong basil na lagi natin siyang natitrim para hindi siya mamulaklak. O kung mamulaklak man siya, di magtatrim po tayo ulit. So yun po, sana nakatulong po sa inyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo po, sana kayo mag like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa ulitin po. Adios.